Iminulat niya ang mga mata, nang maramdaman ang kamay na nakadantay sa kanya. Napabalikwas siya ng bangon, totoo nga. Totoo may nakasama siya kagabi. Hinilamos niya ang palad sa mukha, at unti-unting tinanggal yun. Dahan-dahan niyang nilingon ang lalaking katabi. Hindi maaari. Nanlaki ang mga mata niya, at halos isumpa ang sarili sa nakikita. Bakit siya pa? Lumunglumo siya. Sa dinami-dami ng lalaki sa kasal ng kaibigan niyang si Judith, ay ito pa. Bakit kay Fräulein Denmark pa? Dahan-dahan siyang umalis sa kani, at pinulot ang mga damit sa sahig, dali-dali niyang isinuot yun ng walang ingay, kinuha rin niya ang bag na kinalalagyan ng mga gamit niya. Binuksan niya ang cellphone niya, alas 6 pa lang ng umaga. Lumabas siya ng kwarto nang walang nililikhang ingay, wala pang gising sa loob ng bahay, siguradong napuyat kagabi, dahil nag-inuman pagkatapos ng kasal. Tiningnan niya ang oras sa hawak na cellphone, mag-aalas 7 na ng umaga, sikat na rin ang araw. Dali-dali niyang nilisan ang lugar na yun. Kanina pa niya gustong umiyak, pero tuyo ang mga mata niya, walang luhang gustong lumabas, gustuhin man niyang magsisi, pero sa kalooban ng pagkataon niya, ay wala siyang mahalungkat na pagsisisi. Siguro gising na ang lalaking yun, at siguro pinagtatawanan na siya nito. Kung paano siya mag-ingay, kung paano nagmakaawa na ipagpatuloy nila ang ginagawa. Patawarin siya ng mga magulang niya. Patawarin siya ng sarili niya. Bakit kay Fräulein Denmark pa? Sabi niya noon maubos na ang lalaki sa mundo, wag lang kay Fräulein Denmark. Hindi nga ito, pero naibigay naman niya ang buong pagkababae dito, hinawakan ang buong katawan niya. Sa isipan iyon nagtaasan ang mga balahibo niya. Hindi naman niya ito nakita sa araw ng kasal ng kaibigan, at ng kasintahan nitong si Denver, pero bakit nandun ito? Sa Bulacan ginanap ang kasal ng kaibigan, at ng kababata niyang si Judith. Kedad niya ito 25 years old, 5 years din ang relasyon nito sa kasintahan na si Denver, bago nagpakasal, pinsan ni Denver si Fräulein, pero hindi naman ito kabilang sa mga abay na lalaki. Si Fräulein ang anak ng may-ari ng malaking lupain sa San Sebastian, kung saan katabi ang maliit na lupang naiwan sa kanya ng yumaong ama. Galit na galit siya sa lalaking ito, dahil pilit nitong kinakamkam ang kapirasong lupang tanging alaala ng mga magulang niya, doon siya lumaki at nagkaisip, kaya paanong magiging pag-aari yun ng mga mata pobreng Denmark. Ipaglalaban niya ng patayan ang lupang yun sa mga sakam, na pilit kumakamkam nito. Ang laki na nga ng mga lupain, gusto pang nakawin ang kakarampot na lupang pag-aari nila. Ano ba ang 2 hektaryang lupa sa 50 hectares na pag-aari ng mga Denmark, kung sa bagay ang lupa nila ay halos pagitnaan ng lupain ng mga Denmark, kaya siguro naaasiwa ang mga ito, tuwing makikita ang lupain nito na hindi kasakop sa matataas na pader sa hasyenda ng mga ito. Pero hindi niya yun problema, problema na nila yun. Basta ang lupang kanya ay kanya lang. Hindi niya ibebenta ng kahit na magkano. Pinipilit kasi dating bayaran ng mayabang na bunsong Denmark ang lupa, kung ayaw daw niyang ibigay ng kusa ay babayaran niya ng triple, kapal ng mukha. Natigil siya sa pag-iisip nang mag-ring ang cellphone niya. Judith calling. Bakit kaya siya tumawag? Alam na kaya niya, sinabi ni Fräulein. Nasa biyahe siya ngayon pabalik ng Maynila, sakay ng isang bus. Nang matapos ang tawag, ay pinatay muna niya ang cellphone, at inilagay sa bag. Sumandal siya sa upuan, at ipinikit ang mga mata. Ang nangyari kagabi ang naaalala niya. Ang nakikita niya. Pinukpok niya ang ulo, baka sakaling mawala sa utak niya. Napasigaw siya. Naglingunan ang ibang pasaherong nakarinig sa kanya, buti na lang kakaunti ang laman ng bus na nasakyan niya. Okay ka lang miss? Tanong ng isang aling nakaupo sa unahan ng katapat niyang upuan. Pilit niya itong nginitian. Uho okay lang ako. Napaawang ang labi niya nang buksan ang pinto ng apartment niya. Kararating lang niya nang may kumatok, at nang pagbuksan yun ay ang kaibigan niyang si Judith, at ang asawa nitong si Denver ang nandun. Anong ginagawa niyo dito? Gulat na tanong niya, ang alam kasi niya ngayong araw ang lipad nito, patungong Macau dahil doon ang honeymoon. Ikaw ang anong ginawa mo? May laman na balik tanong ng kaibigan. Tuloy-tuloy itong pumasok sa loob ng apartment niya. Nagkibit-balikat naman si Denver, at sumunod dito. Isinara niya ang pinto at hinarap ang dalawa. May flight kayo, di ba?
Tiningnan niya ang wall clock na nakasabit sa dingding ng apartment niya. Meron pa kayong 1.5 hour, go now. Pagtatiboy niya sa dalawa. Hindi kumibo si Judith, nakatingin lang ito sa kanya, sinusuri siya. Pwede ba stop looking at me that way? Naiinis na sabi niya at nagdabog papunta sa kusina, para kumuha ng maiinom, nakakauhaw. Alam namin ang nangyari, sabi ni Judith na sumunod pala sa kanya. Handa kang panagutan ni Froilan. Seryosong sabi nito. What? No way. Galit na sabi niya at bumalik sa sala, sumunod naman si Judith. So ano, ganon na lang yun. Halatang galit ito. Pwede ba matanda na ako, alam ko ang ginagawa ko. Naiinis na sambit niya. Matanda ka na nga ngayon ka pa naging ganyan. Hindi niya alam ang ibig sabihin nito, pero lalo lang siyang nenas dahil doon. Nangyari na, wala na akong magagawa, pero kayo meron pa. Umalis na kayo please, ayokong maging dahilan ng pagkasira ng honeymoon nyo. Huminahon siya at nakiusap dito. Mas mahalaga ka kesa sa honeymoon, na pwede naman namin gawin dito sa Pilipinas. Seryosong sagot nito, na may bahid pa ring galit. Tumango naman si Denver, bilang pagsang-ayon sa asawa. No, please, umalis na kayo. Hindi ako matatahimik pag nasira ko tong honeymoon nyo. Patuloy niyang pakiusap dito. Mas hindi ako matatahimik pag pinabayaan kita sa gusto mo, nagalit ako kay Froilan, dahil sa ginawa niya, at dapat ka lang niyang panagutan. Galit na sabi nito. Pwede bang ikaw muna ang makinig sakin? Tanong niya, hindi ito umimik, umalis na kayo, pagbalik niyo dito pag-uusapan natin. Okay, pero sa ngayon pag-iisipan ko muna, ang mahalaga yun flight nyo, kailangan nyong makaalis. Sabi niya, 2 months kami dun sunshine. Mariin wika nito, tinawag niya ako sa buong pangalan ko. 2 months kong pag-iisipan, pero sa ngayon please, sige na. Tumingin siya kay Denver para humingi ng saklolo. Han, hayaan na muna natin siya, alam mo naman ang sitwasyon nila ni Froilan diba? Ani Denver na nilapitan na ito. Bam antong hininga ito at bam aling sa kanya. Mag-uusap tayo pagbalik namin. Halatang imbyerna pa rin ito. Okay, mag-ingat kayo doon. Bili niya dito. Denver, binalingan niya si Denver, tumungo lang ito. Mag-iingat ka dito. Bili ni Judith nang makalabas ng pinto. Oo, mag-enjoy kayo doon. Palam niya, niyakap niya ito at ibinilin kay Denver. Yun inaanak ko pagbalik nyo. Hagik-hak niya, natawa lang sa kanya si Denver, high blood ang ate Judith nyo. Wala na siyang mga magulang, nag-iisang anak lang siya, at ang kaibigan si Judith ang itinuturing niyang kapatid, simula pa noon bata pa sila, at ganun din naman ang turing nito sa kanya. Palagi silang magkaklase ni Judith, at kahit sa college pareho sila ng kursong kinuha. HR kaya naman pati sa trabaho magkasama rin sila pero dati yun, nang mag-propose dito si Denver ay nag-resign na rin sa trabaho, para sundin ang utos ng dating fiancé. Magkasama rin sila dati sa apartment, pero bago ito kinasal ay kinuha na ang mga gamit, at nilipat sa bagong bahay nilang mag-asawa. Masasabi niyang maswerte ang kaibigan niya sa naasawa nito. Mabait at maunawain si Denver, bukod doon ay may kaya ang mga Denmark. Kaya alam niyang hindi ito maghihirap, fourth year college nang magkakilala ang dalawa. Nang bumisita si Denver sa lupain ng mga Denmark sa San Sebastian. Napag-aari ng mga magulang ni Froilan, mahigit isang taon itong nanligaw, at sinagot din ni Judith, her first and last boyfriend, nakakainggit ang love story ng dalawa, ang swerte nila sa isa't isa, samantalang siya nagka-boyfriend na ng 2 beses, pero hindi rin nagtagal mga babero kasi at manyak pa yun isa, napaka-malas niya pagdating sa love life. At ngayon naman sa isang iglap biglang nawala sa kanya ang iniingatan ng 25 years, at sa isang Denmark pa, of all people. Dun sa 28 applicants, ilan ang nakapasa? Nagulat pa siya nang tanungin siya ng kapwa admin na si Daisy. Ah, lahat sila, sagot niya dito, habang kinukuha ang mga resume ng mga applicants. Talaga, haha that's good news. Tuwang-tuwang sabi nito, first time kasing walang bumagsak sa mga batch ng mga aplikante. Nagtatrabaho siya sa isang malaking factory sa Makati bilang HR, 3 years na siya doon. Pwedeng ba or itong Raquel Sanchez at Dominic Sainz? Ani Daisy habang iniisa-isa ang mga results ng exam at interview ng mga applicants.
Oo, kompleto na ang production operators, dalawang mechanical engineers na lang. Sabi niya kay Daisy. May mag-OJT from FEU Manila last week, problem solved. Polytalk ni Daisy. Oh, okay na pala eh, makakapahinga na tayo sa pag-i-interview. Nagkatawanan silang dalawa. Sasama ka ba? Birthday mamaya ni Ivy. Tanong nito, si Daisy ang isa sa accountant nila. Oo nga pala no. So, saan daw ba ang celebration? Tanong niya, wala naman siyang ibang gagawin, at isa pa nag-iisa na siya ngayon sa apartment, malulungkot lang siya. Sa Morato daw eh, bar na lang. Sagot nito, ah, okay sige sasama ako. Sagot niya dito, time to enjoy. Pagka-uwi niya ng bahay, umidlip siya ng 1 hour pagkatapos ay naligo, at maghanda ng susuotan sa birthday ni Ivy. Tinext niya si Daisy. Anong oras tayo pupunta? Sent. After 10 minutes nag-reply ito. 8 p.m. See ya. Pinili niyang suotin ang black dress niyang bakat ang hubog ng kanyang katawan, abot yun sa kalahati ng hita niya. Nagdala rin siya ng black jacket at maliit na pouch, at nagsuot ng black sandals na 4 inches ang suot. Ang sosyal naman ng birthday ni Ivy, sikat ang bar na napili. Kinapkapan siya ng babaeng gwardya bago pumasok, tiningnan rin ang ID niya, at binigyan siya ng ID guest para makapasok. Wow! Ang sexy mo ah! Kantsaw ng mga katrabaho niya, nang makalapit siya sa table na inuukupa ng mga ito. Tinalbagan mo ang birthday girl. Pagbibiro ng electrical engineer nilang si Paul. Ay grabe ha, natatawang saway niya sa mga ito. Binalingan niya si Ivy. Happy birthday girl. Bumeso siya dito. Tomorrow na yung gift ha. Tumawa ito. Thank you. Okay lang ano ka ba? Maganda si Ivy, katabi nito ang boyfriend nitong katrabaho rin nila, safety head sa company nila. Actually, halos lahat ng sumama ay may partner na mga katrabaho rin nila, ang malas nga niya ay maganda naman siya, sexy at matalino, pero bakit walang nanliligaw sa kanya? Nakakabonus, let's party! Sigaw ni Paul na itinaas ang hawak na kopitang may laman na alak. Woo! Sigaw ng lahat at nag-cheers. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Panimula ni Paul sa pagkanta na sinabayan nilang lahat. Ang grupo nila ang pinakamaingay, at magulo sa loob ng bar na yon. Wait, mag-CR lang muna ako. Palam niya sa mga kasamahan. Sige, bilasan mo lang walang tatakas. Mukulat na paalala ni Paul. Siya talaga ang pinakamukulat, swear. Sinuklay niya ang buhok gamit ang daliri niya habang naglalakad sa gitna ng mga nagsasayawan. Natatawa siya dahil sinasadya siyang sayawan ng mga lalaking nadedaanan niya. Ang kukulit. Mga kabataan atata, rich kids, cool kids, whatever. Noon nag-aaral pa sila ni Judith, walang ganung gimmick, bukod sa walang ganitong bar sa probinsya, ay istrikto rin ang parents nila sa mga gala-gala na yan, lalo na at gabi. Nalagpasan niya ang mga nagsasayawan, at tinatahak na niya ang pasilyo patungong toilet, nang mapahinto siya sa paglalakad. Sa lalaking nakasandal sa gilid ng daan, malapit sa mail room. Nakapamalsa ito na parang may hinihintay. Paipihit sana siya para wag nang tumuloy sa toilet pero humarap ito sa kanya at nagtama ang mga mata nila. Hindi siya makagalaw, naestatwa na siya sa kinatatayuan. Naglakbay ang tingin nito, pababa sa katawan niya. Nagtayuan ang mga balahibo niya sa ginawa nito. Para kasing hinuhubaran siya nito ng tingin. At naalala na naman niya kung paano siya nito, holy water. Ano bang gagawin niya? Tatakbo para iwasan ito. Ag, kakainis. Hindi, bakit ko siya iiwasan? Itinaas niya ang noo, at taas noong naglakad, balak niya itong lagpasan at huwag pansinin, pero nanginginig ang tuhod niya. Please, makisama ka naman. Habang papalapit dito, ay lalong tumitindi ang kalabog ng dibdib niya, at ang panginginig ng tuhod niya. You look great tonight. Sabi nito nang mapatapat na siya dito, wala siyang balak na pansinin ito, pero nagsalita itong muli. Kaya hindi ako nagsisising tabihan kanang gabing yun. Napahinto siya sa paglalakad, nakuyam niya ang kamao, at gigil na nilingon ito. Bastos! Gigil na sigaw niya sa mukha nito. Dali-dali niyang tinalikuran ang bastos na lalaking kaharap niya. Yun na nga ang sinasabi niya, pinagtatawanan siya nito,
dahil nakuha siya nito ng ganun lang kadali. Kainis. Natagalan siya sa ladies room, baka kasi hindi pa umaalis ang makong na yun, ay kung ano pang magawa niya. Uy sis, okay ka lang? Tanong nang makakapasok lang sa ladies room na si Ivy. Oo, okay lang ako. Sagot niya dito. Ang tagal mo kasi eh, lasing ka na ba? Nag-aalalang tanong nito. Ah, hindi may nakita lang akong kakilala kanina, kaya ako natagalan. May nakita akong ipal na kakilala. Ah, akala ko nagsusuka ka na dito. Natatawang sabi nito. So, let's go back there. Ayan nito. Sure, Tara. Habang palabas sa ladies room, ay pinagdarasal niya na sana wala na ang bastos na lalaki kanina. At nakahinga siya ng maluwag, nang makitang wala na ito doon. Antagal mo, anong ginawa mo sa CR? Uses sa kanya ni Daisy. Nakita ko kasi yun dati kong kaklase noon college, kaya medyo napakwento. Sagot niya dito. Ah, okay. Ang dali naman mapaniwala ng mga ito, eh wala naman kasing alam sa nangyayari sa buhay niya. Shine, ito na ang alak mo, ang tagal mong nawala, tumatakas ka talaga eh. Kansyaw ni Paul. Nagtawanan ang mga katrabaho niya. Okay lang ano ba kayo? Saway ni Ivy sa mga kasama. 12 midnight na sila nakauwi, may pasok pa bukas. Ginalingan ng gusto ang pag-iinom eh, sumakay siya ng taxi pa uwi ng apartment, sa kisi lang rin naman yun, kaya umabot lang ng 75 pesos ang binayaran niya sa taxi driver. Salamat ho manong, buti na lang kahit madalas ang pagsakay niya ng taxi, ay hindi pa niya nararanasan ang maares, makidnap o manakawan, at hindi rin niya hinihiling kaya salamat talaga Papa G. Medyo naparami rin ang nainom niya, kaya nahihilo na siya. Pagdating niya ng apartment, ay naghilamos siya, nagpalit ng damit, at saka humiga sa malambot niyang kama. Hi, sarap. Sulong-sulo na niya ngayon ang apartment, nakakapanibago pero okay lang, nagkataon lang talaga na naunang mag-asawa ang kaibigan niya. Sabi naman ng may-ari ng apartment, ay pwede siyang humanap ulit ng ibang kasamahan, babawasan na rin daw nito ang singil, dahil mag-isa na lang siya. Ipinikit niya ang mga mata, at nag-concentrate sa pagtulog nang biglang pumasok sa isip niya ang nangyari noon gabing ikinasal si Denver at Judith. Iminulat niya ang mga mata at naiinis na tumitig sa kisame. Bakit kailangan pa kasing maalala? Nagpagulong-gulong siya para mawala sa isip ang nangyari ng gabing yun. Ag! Nakakainis. Bumangon siya at kinuha ang cellphone na nakapatong sa tocador. May text si Judith. Kumusta ka dyan? Mag-isa ka na lang ngayon, mag-iingat ka. Napangiti siya nang mabasa yun, napaka-caring talaga ng best friend niya. Nag-type siya ng pang-reply dito. Okay lang ako masasanay rin, enjoy your honeymoon. Excited na akong maging tita ninang. Sent, hi, siya kaya, sino kaya ang magiging asawa niya? Taga saan kaya ang honeymoon nila? Nakagat niya ng mariinang labi, na may sumulpot na namang imahe sa utak niya. No. Not him.